Ayan na guys, ang mga ingredients natin sa cassava with obi cheese. Ito ang obi na naluto na, nagiling na na obi. At saka yung cassava, kinayod na, na yad-yad na at ready na. Wala na pong katas yan, pinipiga. At saka ito, sugar. At saka condensed milk, cheese. At saka itong harina. Dalawang cup dito. Itong sugar, 1/4. Ito guys, imimix na natin. Guys, magmix tayo. Ito kasi imimix natin. Yung ito, yung kasaba na nakakayod na. Tsaka itong harina. Kung kulang man sa harina, pwede dagdagan pa. Ayan. Sugar. Then, yung milk. Pag kulang pa yung harina, pwede natin dagdagan pa. Naghuhugas ako ng kamay, kaya ayan na. Na-mix na siya sa ang isang kilo na kasaba or kamuting kahoy, ang isang kilo, apat na tasa yung harina. Apat na tasa yung harina. Na-mix na natin sila dito. Yan. Mix na siya. Oh. Isunod natin i-mix itong obi na nakagiling na obi. Maglagay lang tayo ng kaunting obi. Saka ano na yung cheese, nakagayat na. Magmix na tayo ulit dito ng sugar. Masyado matamis. Itong milk, condensed milk, mix natin. Ito kasi guys, pwede natin gawin ngayong Pasko para mayroon tayong pang birthday kay Jesus. Pwede natin ito i-serve sa ngayong 25, December 25 sa handa natin. Noche Buena, pwede natin gawin ngayong December 25. 12 o'clock ng gabi, pwede tayo mag-serve na makain ng ating mga anak. Pagka tuwing New Year, nagagawa ako ng obi cake. Mapakita ko ulit sa inyo yung susunod kong vlog. Paano ako magawa ng obi cake? Ito ngayon, kasaba with obi cheese. Gawa na tayo ng ibula-bula natin to. Bibilugin natin. Guys, ito na. Gagawin natin itong gaganituhin. Ganito lang po. Lalapadin natin. Parang marami ang aking obi. Lalagyan natin ng cheese. Mas maganda kung maraming cheese. Malasahan sa loob na siya'y giging smooth, fluffy. Ito na siya, guys. A few moments later. Lagay kayo ng oil para hindi didikit yung ano sa kamay nyo. Ganyan. Ganyan lang to guys. At huwag kayong mag-alala, malinis ito. Papakain ko to sa aking mga kids. Ang ubi na napamili ko guys, ano yan? 1 kilo. Pero ang dami niya. A few moments later.
Then nito lang guys, yung pag-style, iba na naman na style. Ganda niya. Ayan na guys, nabuo na natin yung ating kasaba with OB cheese. Ayan, iba-ibang style, may bula-bula, tsaka ito, ganyan. At tsaka nakagawa ako ng napakalaki. Ayan po. Iluluto na natin doon sa kawali, sa mantika. Tara na. Ayan na guys, mainit na ang mantika. Iprito na natin yung ating nagawa. Ayan. Tsaka luto na yung obi sa loob niya. Kahit baliktarin mo yan, hindi didikit. Kasi may halo kasi siyang kasaba. Ayan. Medyo magbabrown-brown na siya. Yun. Kakaakit na yung kanyang kulay. Ayan na po guys, napakasarap na nila tingnan. Sila ay nagba brown brown na. Pwede ko na haungin yung iba. Isunod na natin itong bochi style. Mabilis kasi siya magluto. A few moments later. Ayan na guys, tapos na ating pagluluto ng para sa ating Noche Buena. Itong ginagawa natin ay kasaba with OB cheese. Titikman natin. Kukuha muna tayo ng titikman muna natin. Ayan, nalabas yung kanyang palaman. Ito. Guys, ayan. Fluffy. Masarap. Kakalat. Ito pa. Ito, dito naman tayo sa isa. Ayan. Yan siya guys. Ang masarap. Yan na. Mapuro lang aking kutsilyo. Ito yung titik. Okay na. Diba napakasarap? Pwede ito magluto kayo guys para sa inyong Noche Buena ngayong Pasko. Sana nagustuhan nyo ang aking luto, kagaya nyan. At sana i-subscribe nyo ang aking YouTube channel. Mag-comment kayo guys sa baba para masaya. At notification bell nyo na. Para sa susunod kong vlog, updated kayo. Guys, kain na tayo sa inyo.
Kakain na tayo.